Nagalit na po si Colonel Busita at sabi nga niya, hindi siya mahilig sa away, pero kung ganyan kayo mga dealer na nag-i-issue o nagbibigay ng mga motor na walang certificate of registration o walang rehistro sa mga tao o sa mga rider, mag-away-away na tayo. Iyan ang matinding sinabi ni Colonel Congressman Colonel Busita sa meeting nila or sa hearing nila nito lamang katatapos na araw na to. Mga kaibigan, binalaan na po ni Congressman Colonel Busita ang mga dealer, lalong-lalo na yung mga nag-release ng sasakyan, motor or four wheels nang walang rehistro, at binibigyan po nila ng waiver ang mga motorista. Pero ang problema niyan, kapag po ito ay nahuli ng LTO, eh magmumulta po yung mga rider. Lagi pong sinasabi ni Colonel Busita na hindi po tayo pwedeng mag-drive or magmaneho o magbiyahe ng sasakyan, lalo na ng motor, kapag wala po itong ORCR. Pero real talk, napakadami pong bumibiyahe dyan na walang papel. Kasi nga po, bago yung motor at hindi pa po nabibigyan ng OR at CR ng dealer. Kaya po, si Colonel Busita ay nagagalit sa mga dealer. At sabi nga niya, ipapangampanya pa niya na huwag na kayong bibili. Huwag na kayong kukuha ng cash or installment sa dealer na yan. Kasi po, sila ay mga, sila po ay hindi sumusunod sa batas. At nagiging kawawa yung mga rider na inosente. Kasi po, ito ay naaabuso ng mga ilang dealer na nagbibigay ng motor, na nag-i-issue ng motor na wala pong mga dokumento. At lagi sinasabi nila na susunod na po, to follow na lang po. Kaya yan mga kaibigan, ang isa sa mga babala at laging sinasabi ni Colonel Busita sa meeting nila na maraming dealer ang inaabuso ang mga inosenteng rider na kumukuha ng motor sa kanila. Kaya simula ngayong araw na to mga kaibigan, pinapanawagan ni Colonel Busita at sinasabihan niya ang mga dealer, kaharap mismo si Undersecretary LTO Chief Attorney Mendoza, na dapat ang mga dealer ay bago mag-release ng motor or four-wheels man yan, ay meron na pong OR at CR. Sabi nga ni Colonel Busita o ni Congressman Colonel Busita, hindi siya mahilig sa away, pero kung laging aabusuhin at aapihin ang mga kawawang rider, eh baka nga daw siya ay magalit na. Kaya mga kaibigan, lagi po tayong maging mapanuri, lagi po tayong mag-iisip kung saan ba tayo tamang kumuha ng motorsiklo na hulugan. Kailangan po nating magtanong-tanong kung sino yung dealer na legit at sino yung dealer na magbilis magbigay ng OR. Si real talk yan, totoo. Real talk. Madami talagang dealer na buwan na ay hindi pa dumarating ang kanilang certificate of registration. Yung iba pa nga, inaabot ng 2-3 buwan. Ang pinakamasakit pa nito, minsan umaabot pa ng 6 na buwan. Wala pa rin certificate of registration. Kaya, inuulit ko sa inyo mga kaibigan, babala ni Colonel Busita sa mga dealer na mag-i-issue o magbibigay ng motor sa mga inosenteng rider na walang certificate of registration o walang rehistro, ay sabihin sa publiko na itong dealer na to, or huwag kayong kukuha ng motor dito sa dealer na to. Ayan mga kaibigan, na sobrang emosyonal na po si Colonel Busita o si Congressman Colonel Busita, kasi nga po marami sa atin, totoo lang, ang mga rider na nakakaawa or mga inosenteng rider na kumukuha ng motor pero napakatagal at pinagpapabalik-balik pa nila sa pagkuha ng certificate of registration. Sana sa salita ito ni Colonel Busita
ay matauhan at sana ay masunod ng mga dealer na kapag in-release ang motor ay meron na itong certificate of registration at wala na pong waiver at wala na rin po yung permit to travel. Okay? So yun lang mga kaibigan, nag-update lang po tayo sa bagong hearing nila o katatapos lang na meeting nila Courier Busita kasama ang LTO at iba pang mga concerned citizen. Okay? Maraming salamat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye! Thank you!